Setelah nagam ko sir ta sa pelang tumultulong kinaipayan pikasuk awam mo ti aramid ko nga ko sir. Ito ang mga nakuhang baril at mga iba't ibang live ammunition sa pinagsanib pwersa ng Philippine National Police Badok, CIDG at mga iba't ibang departamento ng pulisya sa lalawigan ng Ilocos Norte sa isinagawang search warrant operation sa bahay ni Franklin Guzman I. Cariaga sa Barangay La Bergen Milagrosa, Badok, Ilocos Norte. M16, yung Garand rifle. Yes, sir. Caliber 45. Yun po yung information sa atin. Ayon kay Police Senior Inspector Joseph Tayaban, may mga reports kasi na naipaparating sa kanilang tanggapan na may mga iba't ibang tao na pumupunta sa kanilang bahay na ang mga ito ay may mga involvement sa mga shooting incidents na nangyari na sa lalawigan ng Ilocos Norte at mga Karatig probinsya. Initial background, ito pong subject natin ay allegedly doon nag-meeting-meeting yung mga gun-for-hire personalities ng Sinait, Ilocos Sur, and joint force ng ibang grupo dito sa Badok. So, kaya natin nag-conduct ng surveillance at ito po ang result in-applyan natin. Ito yung mag-ama. Paliwanag naman ni Tatay Franklin Guzman na wala siyang mga baril at pinapalabas niya na planted lamang ito. Minulaan dalang na jay istante ti ruwarta jay ruwarka jay unag kami at dalang amin istante ti ruwarta. Ayam pwede kita jay ayam da jay apo. Pwede kita mumunyay ka na jay nang ikabilan da sir na apay ko mga no adda kas jay ko sir. DJ pala pagi kabila taga gamit ko. So isulang kasakit nakam ko sir. Jay. Sabi pa niya na lahat naman ng mga programa ng LGU Badok at pulisya pagdating sa peace and order ay palagi naman siyang tumutulong dahil si Guzman ay isang dating barangay tanod sa kanilang lugar. One chief tanod na dati hindi naanak ako tatan sir. Awan tiyan mo nga kota nalinis mo ti ko sir. Wagas nga araramidem nita teko na noon nyaman ti tawag ti kwa kanya may kam tumulong dito yung unig ti Lisa. Gijay mo lang ti pasar. Ayon naman sa pulisya ay walang pinapaboran pagdating sa mga bagay na makakasira sa kapaligiran at lalong-lalo na sa peace and order ng isang lugar. So long as may mga information na validated natin ay wala tayong sinisino-sino. Kung may mga tinatago silang mga illegal at ito'y atin na aaksyonan. Tulad nitong nangyari na to, sabi ko nga, tumutulong to sa mga nating tanod. Chief tanod to ng Barangay La Virgen. Pero yung mga report sa atin ay pumupunta doon yung mga personalities ng Sinait. So ginagamit nila yung place nila upang sa ganun doon mag- information ay doon pa tinatago yung mga baril. At large naman ngayon ang anak ni Tatay Franklin Guzman na si Jeffrey Guzman I. Reyes na tiga Barangay La Bergen Milagrosa, Badok na may mga nakuha din na mga iba't ibang live ammunitions at isang unit ng kalibre 22 na isagawa din ang search warrant operation sa kanilang bahay sa violation of RA 10591 o ang illegal possession of firearms and ammunitions. Ito po si Joey Cordero Kawit nagulat sa JCQ Online News.